Hello po mga ka-EBL, good morning po sa inyong lahat, sa mga nagpa-follow po sa atin sa YouTube channel natin, sa EBL Cebu Motor Traders. Good morning po, maraming salamat po sa lahat, sa mga subscriber po natin. At saka today po mga ka-EBL, ay shout out ko lang po yung parating nagpa-follow po sa atin. Shout out ko lang po si Sir Giovanni Bilangizo po ng Antique Iloilo. Sir, damo gid nga salamat nga nag-trust ka sa amon, nag-order ka sa among sa Bongo Mazda na 8 feet. Sir Giovanni, wait lang ta. Ngayon lang ko sa imo, mga 2 weeks lang gid ya, sir, para ma-process na naton ang unit. Tapos naman siya naton mapinturahan. Ang atong ginahulat na lang subong, ang iyahang registration kan plate number. Tapos Sir Giovanni, bali magtangan na naton to upholstery, test drive na naman naton. So tapos ipadala na namon da sa Antique Iloilo. So sa tanan mga naga-subscribe sa aton, sa mga taga Iloilo man, mga Ilonggo, halong kamo perme, salamat din sa pag-subscribe ninyo sa amon sa EBL Cebu Motor Traders. Thank you again. But anyway, mga ka-EBL, ngayong umaga po, mayroon po tayong i-release po na unit ng isang Mazda Bongo single cab. Ito po ay 10 feet yung cargo box niya. Yung color niya is white. R2 2.2cc diesel. So, actually po mga KBL, ito po ay order ni Ma'am Nessa Cutanda po ng Trinidad Bohol, mga KBL. Bali, yung magpo-pull out dito po is yung kapatid niya. Kasi po, si Ma'am Nessa ay based po siya sa Riyadh, Saudi Arabia po, mga KBL. Again, mga KBL, taga Riyadh po yung nag-order po sa atin sa Saudi Arabia po. Diyan po siya nagtatrabaho as a nurse po sa Riyadh. Ma'am Ness, maraming salamat kasi kahit hindi niyo po ako nakita in person, nakapunta lang po dito yung kapatid niyo. Ngayon, tapos na po ang unit. Pwede na natin makuha. So, again, yung unit natin is pwede na itong iship today or kung pwede bukas. Tapos na namin ito ma-test drive. So, talagang okay yung unit po, mga KBL. At saka, tinindad din to ni Sir Arnel Cutanda, yung kapatid niya. Nakita niya talaga yung makina. So far, okay siya sa makina kasi maganda naman po talaga. So ngayon, mga KBL, Alvin, puntahan natin yung unit natin na sinasabi ko. Mayroon na po itong plate number po, complete na po lahat yung documents niya. So hindi na po tayo mag-aalala, baka mag-lockdown po tayo sa Bohol. Kasi alam ko, ang daming mga kuan dyan, mga taga LTO na talagang sinicheck nila yung mga unit. Kung meron pang mga CR at saka mga OR po. So again mga ka-EBL, tara samahan niyo po ako. Alvin, samahan niyo ako sa unit natin. Salamat po. So, ito nga po yung sinasabi ko mga ka-EBL. Ito po ay Mazda Bongo single cab. Alvin, mayroon na pong plate number. So, talagang legit po to yung documents natin, yung OR at saka CR po nito. So, ang kulay po nito is white po kasi ito po yung gusto ni Ma'am Les Cutanda po, white. So, maganda din kasi pinalitan natin. Saka, ito po ay air condition na po mga ka-EBL. Saka may stereo na po. Pakita natin din yung loob, yung matting. At saka yung upholstery natin, yung ginagamit po natin, of course, mga ka-EBL, yung yung German upholstery na ginagamit natin.
talagang hindi ko po kinocompromise po yung quality ng unit natin, mga KBL, kasi ito po talaga yung mga nagustuhan ng mga buyers natin, yung mga clients po natin, itong quality natin sa unit natin po. So Bin, paanda rin natin ha. So again, mga KBL, one click lang po yan. Oy, yung fan belt, adjust tayo. Need natin mag-adjust din ng fan belt. Pag umalas ako. Ha? Bago yung fan belt natin. So again, mga KBL, ito po ay fully recon unit po. Complete recondition unit. Pinalitan natin na nag-change oil tayo nito, Alvin. Oil filter, pinalitan natin. At saka, again, bago po, brand new po. Tingnan nyo po. Brand new po yung battery nito, mga KBL. May plastic pa po. So, Bin, tingnan mo to ha. Kailangan natin yan i-down kasi baka makuha yan. Adjust natin to. So, talagang wala po tong putol yung mga unit natin. Gandang unit ito. At saka mga kaibigan, of course, lahat po ng unit natin, ilalagyan po natin na ng extension railings po. Yung type box na sinasabi natin, ito po ay 10 feet. Kasi nga po sa Bongo po, mga KBL, mayroon po itong variant na 8 feet, mayroon po itong 9 feet, at saka mayroon po itong 10 feet, mga KBL. Pag sinabi natin 8 feet, yung chassis po niya is nagsisimula sa SE2080. Yan po ay 8 feet yung chassis po. So pag may nakita kayo na SE2080 tapos sasabihin nila na 10 feet yan, yun po ay extended po siya. So meaning, ibig sabihin ng extended, yan po ay nilagyan po nila ng extension para po kumaba yung cargo box niya, mga KBL. So dito po sa amin, minsan talagang nag-extend kami ng chassis po, pero sinasabi po namin yan sa amin, sa clients natin, ini-inform po natin. So, sa SE28 po, yung chassis po niyan, ulitin ko ulit. Yan po ay original po niya is 8 feet. Pero pag sinabi ng dealer po na 9 feet po yan or 9.6, meaning in-extend po nila yan. At saka yung 9.6 feet, yung chassis po, nag-start po yan ng SD2090. Mga ka-ideal, again, SD2090 is 9.6 feet. Itong unit natin, yung chassis po niya is SD280, Alvin. SD280, meaning original po to na 10 feet yung cargo box. Yan po ay, kung yan, tips ko po sa inyo paano tumingin ng unit na 10 feet, 9 feet, or 8 feet. So, ito po, mga ka-ideal, Bin, pakita natin, wala po talaga tong kuan, extension or pinutulan natin, talagang yan, makikita nyo naman po yan, wala po yung cutting. So Bin, pakita natin, wala po yung usok, napakaganda. At saka yung cargo box niya, ito po ay original cargo box ng Japan, mga ka-ideal. Bin, wapo ni look, just lang adjust ha? Adjust lang belt, kinilugak na yung pa, belt pa. Adjustan lang natin Bin, the best yung unit na to. Talagang malinis po yung unit po. Bago po yung lighter.
Tingnan naman po yung dashboard po mga ka-ABL at saka yung ceiling natin. So yun nga mga ka-ABL, yun ang sinasabi ko po. Minsan may nagtatanong sa atin, why would we now get Mazda Bongo compared to yung mga bagong labas ngayon na mga Suzuki na multi-cab which is gasoline po. So ito lang, napakasimple lang po. Yes, totoo lang po naman mga ka-ABL, itong mga Bongo po is surplus galing Japan. Yung priority po namin dito mga ka-ABL sa ABL Cebu Motor Traders is talaga po yung makina niya. Pero hindi ko po sinasabi sa inyo po, sa lahat ng mga viewers ko po, sa mga nagsusubscribe po sa akin, hindi ko po sinasabi na 100% mape-perfect po natin. Kasi minsan talaga, mayroon po yung mga wear and tear. Sa alam naman po natin lahat yan, mga wear and tear po ng parts ng mga Bongo, especially po, kahit hindi po Bongo, basta second hand po, mayroon po talaga yan magtutrouble. So, you should accept it mga ka-ABL. Halimbawa, yung clutch master niya, yung brake master niya, minsan yung alternator, minsan sinasabi nila yung battery. Pero sa amin dito is mayroon naman nagkakatrouble, pero mga minor po yan. Again, sinasabi ko po sa inyo, when it comes to getting unit na surplus, yung number one concern po natin yan is yung makina po mga ka-ABL. So number one priority po natin talaga is yung makina. Yung mga brake master, tinitingnan po namin yan. Yung mga clutch master, lahat po, mga clutch disc, tinitingnan po namin yan. Tinitest drive po namin ng unit. Dito, sa kaka-test drive namin, sa pag-test drive namin, so far, pag wala kaming nakita, hindi na namin yan papalitan. Pero, pag may nakita kami na hindi maganda, alangan naman na i-release pa namin yan sa mga clients namin yan. I know na babalik kayo, tatawag kayo sa amin, which is, yan ang masakit sa ulo po. Again, yung unit natin is may warranty po kami. So, dito po sa amin, yung warranty po namin is only 1 month sa makina po, mga ka-ABL. Pero I guarantee you, 100%, pag dito po kayo sa ABL, sa amin, na hindi kayo magkakaproblema po sa makina. Kasi yan po talaga, doon bumabalik ang mga customer natin. Meron tayo dito mga customer na mga repeat customer. Ilang taon na sila kumuha sa amin. Masalamat kami kasi dito pa din sila kumukuha sa amin hanggang ngayon po. So again mga ka-ABL, kahit hindi kayo bumili sa amin, titingnan nyo talaga when it comes to surplus po is yung makina po talaga. So halimbawa kung bibili kayo ng brand new, magkano po yung brand new na multi-cab ngayon? 600,000 Alvin. Depende po yan kung i-finance po nila. Kung ipa-finance po nila, aabot yan ng 700,000. With dito po, with Mazda Bongo, na ganito na po yung itsura niya, 340,000 lang po ito, mga ka-ABL. Again, 340,000. Sinasabi ko lang to kasi yung sasakyan talaga is masisira naman talaga yan. Alam natin po yan, kahit brand new pa yan. Ma-brand new or ma-second hand, masisira talaga yung sasakyan. Pag bumili kayo ng sasakyan mga ka-ABL, you should be ready po na alam nyo na kayo po ay kailangan nyo maglaan ng certain amount para sa maintenance po ng unit. So kahit may warranty po yung bago ng 5 years, alam naman natin yung warranty ng mga bago 5 years, talagang pagdating ng panahon masisira talaga. Pero itong mga surplus po, pag magaling lang po yung driver at saka yung may-ari is may alam sa makina, yung difference ng 1 million or 700,000, i-compare mo to 340, masyadong malaki yan, half yan ng price. Hindi kayo makakabili yan ng mga parts na gandang kalaking halaga po. So again mga ka-ABL, dito po talaga sa ABL Cebu Motor Traders natin, yung priority namin is yung makina at saka yung quality at saka durable po yung unit namin. So maraming salamat po, Ma'am Ness. Ang dami ko na pong sinasabi, Ma'am Ness Cotanda po ng Riyadh, Saudi Arabia, sa pag trust niyo po sa amin at saka yung mga subscribers po natin. Maraming po salamat po. So happy Thursday po mga ka-ABL. Maraming salamat talaga po. Thank you po.
Kita natin.